Make God the source of your strength. Not people. Not someone else. Don't wait for somebody to input strength into you. Don't wait for someone to change things in your life so then you feel better. Don't wait for, oh, once I get a house, I'll be good inside. Once I'll get married, I'll feel good inside. Once I get a car, I will be strengthened on the inside. That means that you're putting your strength in somebody else's hands. Make God the source of your strength. In Philippians, it says, I can do all things through Christ who strengthens me. David says of God, he says, the Lord is my strength and my song. Israel called their God by this name, the strength of Jacob. God wants to be your strength. Not your marriage, not your family, not your breakthrough, not your finances, not your good looks. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, at bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan. Kaya mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan, sa paglalasing, sa pagkaabala sa inyong kabuhayan, at baka biglang dumating ang araw na iyon nang hindi ninyo inaasahan. Sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa buong mundo, kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan at makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao. Huwag na huwag yung sasabihin ang daming bawal. Dahil yung mga bagay na pinapalit ko ng Panginoon sa inyo, alam niya kung ano ang makakasakit sa iyo. Alam niya kung ano ang makakabuti sa iyo. Hindi siya yung klaseng Panginoon na parang trip lang niya. Napahirapan ka, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin to. No! Kasi alam niyo po, naranasan ko sa buhay ko, sa bawat pag-let go ko, promise ko ito, promise talaga, sa bawat pag-let go ko ng isang bagay na nasa mundo, may nahanap akong grabing mas malaking pagpapala sa presensya ng Panginoon. Laging may kapalit yung ipapalit. Ano sinasabi ng Diyos? Kahit nagkamali ka, it doesn't mean that's the end of the world. You know what God is saying? Sige, balik ka na sa akin. Let's work it out again. Pag nagkamali ka, whatever failures you had, God is giving us a new beginning. Yun ang idea ng mercy. God is full of mercy. God is... Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita, at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Sabi ni God, kung hindi ka masasaktan, paano mo malalaman na manggagamot ako? Kung hindi ka malulungkot, paano mo malalaman na kaibigan mo ako? Kung hindi ka nawalan, paano mamalalaman na handa akong magpuno ng lahat? Sa tingin mo, kung ang iyong buhay ay ginawa kong perpekto, kikilala... Kapatid, huwag mo muna scroll, no? May mahalagang tanong lang ako sa'yo. Kapatid, bakit mo palaging tinatakbuhan ang Panginoon?
Bakit palagi mong sinasayang ang mga panahon at pagkakataon na makilala mo siya sa buhay mo? No? Ilang beses ka nang nakakita ng mga Kristiyano na padaan-daan dyan sa timeline mo, dyan sa newsfeed mo. Pero bakit? Bakit patuloy mong binabaliwala ang magandang balita na nagdadala ng kaligtasan sa'yo at sa ating lahat? Bakit ayaw mong makinig? Ano ang humahadlang dyan sa puso mo? Bakit patuloy kang ayaw na maniwala sa Panginoon? Malapit na siyang bumalik, kapatid. Pag-isipan mo. Baka maratnan ka niya na nalulugmok sa kasalanan. Pag-isipan mo. Lord, you know my heart. You know my mind. Help me. Lord, when anxiety tries to overtake my life, may I always remember your promise to be with me. Lord, touch my heart, my mind, and my whole being, and heal me. This I pray. When I am afraid, look at the words, I will put my trust in you. Yan ho yung bagay na dapat nating huwag kakalimutan. Pag tayo'y takot, yung original purpose is to bring us to God. Now, tingnan niyo po kung bakit importante ang fear. Now, kung wala tayong fear, baka nagtatalunan na lang tayo sa cliff at patay ang marami sa atin. Kung wala tayong fear, baka nagtatalunan tayo mula sa 10th floor o 5th floor. Maraming patay na sa atin. Now, kung wala, pero... Napakahirap ng ganito. Magkakasala, hihingi ng tawad, papatawarin, maglilingkod sa Diyos, tapos magkakasala na naman. Panginoon, patawad kong sa bawat dapako sa kasalanan na ikaw ang pinaka nasasaktan. Patawad kong paulit-ulit ko man sinasabi at pinapangakong hindi na ako gagawa ng kasalanan, ay dumarating pa rin sa punto na nahuhulog ako sa patibog ng kalaban. Ako ay nahihiyan, nagagalit sa aking sarili, naiinis dahil bakit hirap na hirap ako magpakatuwid para sa iyo. Alam kong hindi ako perpekto at hanggat nandito ako sa mundo at wala ko sa piling mo ay madadapa pa rin ako. Ngunit Panginoon, kailangan ko ang tulong mo. Bigyan mo ako ng sapat na lakas upang ang plano sa akin ng kalaban ay magwakas. Nais kong maging puro ang aking pag-iisip, ang aking salita, at ang aking gawa. Wait! Alam niyo ba kung sinong naaalala ko kapag nakakita ko ng bato? Peter. Si Peter na kinaila si Jesus ng 3 beses. Si Peter na mainitin yung ulo. Si Peter na isang mangingisda. Pero alam niyo ba na si Peter ay isa sa mga disipulo ni Jesus? Nasa halip, magalit si Jesus kasi dininay siya ng 3 times na hindi siya nakikilala. Isa pa siya sa mga disipulo ni Jesus. Pinagkatiwalaan to build the church. At isa sa pinaka-close na disipulo ni Jesus. What I'm trying to say is that i-deny man natin na hindi natin kinikilala si Jesus na Diyos ng ating buhay, mahal niya pa rin tayo. At baka nga soon, katulad ni Peter, gamitin ka niya bilang tagapag. Huwag kang gaganti. Kahit maliitin ka nila, tapak-tapakan ka nila, pag-usapan ka kapag nakatalikod ka, pagtawanan ka, huwag na huwag kang gaganti kahit sobrang sakit na. Kasi yung King natin, si Jesus, hinuli, hinatulan, binugbog, pinahirapan, pero kahit konti, hindi siya nagreklamo. Hindi niya naisipang maghigante. Isaiah 53:7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamunti man. Wow! Hanggang kamatayan, pagmamahal pa rin yung ipinakita at ipinaramdam niya sa ating mga tao. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo, kung ano yung nararamdaman mo dahil bago mo pa maranasan yan, naranasan na niya. Kaya kung kinaya ni Jesus na palitan ng pagmamahal lahat ng pagmamaltrato sa kanya, kayang-kaya mo rin dahil nandiyan siya sa'yo. Naninira siya sa bawat puso ng tao. Hindi mo kailangan sila, ang kailangan mo ay siya. The God plus one will always a majority. Ikaw lang at ang Diyos. Ikaw lang at ang Diyos. Panalo na.
Ikaw lang at ang Diyos. Breakthrough na. Ikaw lang at ang Diyos na nagpe-pray sa Kanya. Majority na kayo. Ikaw lang at ang Diyos. Maligaya na. Satisfied na. Contented na. Because for God, God plus one means you will always be a majority. Listen to me. Ano man ang gagawin mo sa susunod na taon, isasama mo palagi ang Diyos. Kung papasok ka sa bagong relasyon, isama mo ang Diyos. At kapag sinama mo ang Diyos, kung may problema ka at pinahintulot ng Diyos, bilib ang Diyos sa iyo. Kasi God will not allow any temptation to come upon your life which is beyond your strength. Nalala mo, even God telling Satan, tingnan mo, di mo kaya yan. Tingnan mo yan, sabi God, di mo kaya si Job. Believe si God kay Job. At hindi lang yon, and he knows Job will win. And he won. Kaya napaka-importante yan. When we are confronted with all these kinds of pains, understand this. God trusts you. God believes in you. Now, naniniwala siya sa kakayahan ng ibinigay niya.